request, bakit hindi ba revoke ang SMNI? Kailangan kasi magpresent sila ng ebidensya. Ang tanong, sino ba magpresenta ng ebidensya? Korte ba ito? Hindi dito korte. Kung hindi, Congress ito mag-conduct investigation para gagawa ng batas. Hindi sila mag-astang piskal, mag-astang huwes. Kasi wala silang jurisdiction na gagawin yan. Sinabi ko yung franchise. Franchise, pag nag-grant na, is already a property right protected under the due process clause of the Constitution. Dami nila sinasabi na may right daw sila. You have the right to give, they also have the right to amend. But I do not believe in that argument kasi nakalagay po sa ating saligang batas, nakalagay po sa ating Constitution, kapag ang prangkisa, binigay na 25 years, ibig sabihin, during the 25 years, hindi po pwedeng tanggalin yan without compliance of the due process clause ng ating saligang batas. If you read sa yung site ko na batas, of course, pinahihapan tayo, gusto na details by details i-explain ko. Of course, hindi ko ma-explain lahat yun kasi we are talking of a 100-page decision. Sabi nga doon na pag prangkisa na approve na, kailangan co-warranto proceeding sa Supreme Court. Ibig sabihin, kailangan may notice, may hearing. Hindi naman notice at hearing dito sa Congress. Ang Congress, ang investigation dito is only in aid of legislation. Hindi sila piskal, hindi sila korte, hindi sila trial of to get to gather evidence. Kung hindi, mag-imbestiga lang sila based on the kung gagawa sila ng batas. But granting na gagawa sila ng batas, kailangan yung batas na yan hindi ma-violate yung due process clause. Ano yung due process clause? Kailangan fair, kailangan consistent with justice, kailangan hindi arbitrary. Yung ginagawa nila arbitrary, yung ginagawa nila is unconstitutional. And I'm sure we will study a case kasi yung ginagawa nila out of jurisdiction. Kasi we say wala silang jurisdiction kasi pag itong kaso, pag pangkisa, granted na ng Congress, ang may jurisprudence or may jurisdiction is ng Supreme Court through a co-warranto proceeding.